back siya. Minsan pa nga, mas nag-a-atlas pa sila. Yes. So now, with the Akai, anong pwede natin na-expect? Oh my glove. Ang pinakamagandang expectation dito, Menjin, is the disengage na pwede nilang gawin. The Akai could potentially have a good hurricane dance dito kasi merong siyang setup eh. May Black Dragon na manggagaling kay Fall, and that's enough na panggugulo para sa side ng LPE para makahanap dito si Boy Joy, or rather si Yami rito, na magandang ipet sa mga pader dito against LPE. Makikita natin yan pagdating ng late game. Of course, kapag nagkaroon tayo ng clash, of course, one main reason kung bakit bumalik din ang Akai sa ating meta is that kaya niya mag-leash ng purple buff. So that time, na-leash niya ngayon ang Yishun Shin, of course, na mauuna, I think. Actually, hindi. Nauna pa rin yung Hayabusa. Nauna yung Hayabusa, and that's because binantayan talaga siya ng maigi doon ni Arvs. They know that Natalia would potentially try to steal the buff here coming from LPE. So far, in terms of rotation, pantay pa rin naman sila dito, Menjin. And just the Natalia, talagang ang gagawin niya lang dito is provide vision for the rest of Archangel while they actually farm, or rather get into level 4, kasi merong certain power spike dito kasi yung Archangel. Alam natin ang galaw nila dito whenever mag level 4. Yes, sa Axa Jago has already been level 4. Magta-try silang mag-force ng team fight doon kung saan malapit yung turtle. Meanwhile, here on the top lane, pwede na nila tong sugurin at kunin tong energy shield. Yeah, that is a classic MLBB MLBB strat, Kuero Blue, na level 4 ka na before 2 minute mark, pwedeng-pwede kayo mag-invade at pwede kayong actually mag-dive ng tower kasi meron kang ultimate kagad eh. So ngayon, ang tanong, kaya ba yung i-utilize ang side ng Archangel since sila yung Natalia lineup? This time, hindi pa nila nagagamit yung execute. Wala pa, actually. Double execute para kay Escalera at kay Paul dito, which means, tama ka, Rob, Archangel talaga magdidikta ng laban. Sila talaga magdidikta dito, Manjin. As look at Escalera, pero masyado siyang malalim. Mukhang mapipick up at na-pick up pa nga at hindi pa nila na-secure yung turtle. Oh no, Escalera just trying to go for the vision that time at hindi siya naging successful on the attempt. But still, may retribution pa rin si Saksa Jago. Bimo, there you go, Ejector, pero si Aswika mauli dito. No rock potions yet. Meanwhile, Ryota, oh no, that was a clear mistake. Let's see, the Lord will go in the hands of AA. Saksa Jago will take it. Two heroes will fall down para side ng LPE. And Jake the Dog, napakagandang clutch. Crossbow of Tang, pero yun ang sinasabi mo, Rob Luna. The dispersion first kill na itabla pa ng LPE yung trade na yon, at tabla pati yung gold natin, pare. Tablang tabla, though Archangel were the one who actually secured the turtle. Ang nangyari kasi doon, Fall was actually on the middle of three heroes coming from LPE, and isang normal lang ang kailangan doon para kay Jake the Dog. They could be able to kill down the 1-1, kaso nag-proc na doon yung Crossbow of Tang at muntikan pa nga na mamatay doon yung Yuzhong. Buti na nga lang, Kamo, nag-proc yung Crossbow of Tang. Pero Rob Luna, ito talaga yung mga instances na bihira lang natin makita na nagkakaroon ng misclick, mischance si Bimo sa kanyang ejector. I think kampi niya yung na-ejector niya nung una. Oo, yun nga yung nangyari doon, and that's very unfortunate for the side of LPE. So far dito, aggression pa rin ang pinapakita dito ng Archangel as Bimo going in with Escalera. Ang glupet nung counter go ni Arvs na naman dito, Rob Luna. Kakabanggit mo lang na itong Louie pick na to ni Arvs ay sobrang kabisado niya. Kabisado niya kung kailan magbabounce. Yung dispersion, kabisado niya kung hanggang saan yung bilog ng rotation. Exactly. Nahuhuli niya yung Natalia. Yes, and not only that, alam niya kung kailan niya lang ipaprock talaga yung Duwalde. And that's a good decision coming from Ryota, yung pagulong forward doon sa base ng Archangel. Pero ang ganda rin anticipation doon ng Akai. He's actually able to block that and get the back siya. Archangel now resetting and going for the bottom trade. And there you go. Ito na yung classic Archangel na tinatawag natin, Rob Luna. Even though LPE is trying to get this tower in the top lane, never pupunta dyan
yung dalawang heroes ng Archangel, kaya kailangan na rin piliin to ng side ng LPE. There you go. Nice ejector mula kay Bimo as Team LPE will again even up the trade. 200 lang ang kalamangan ng Archangel. As of the moment, it's still an even ball game. Even ball game to, Manjin. But we all know that the power spike of Archangel is on the early game. Hindi nila na ma-maximize yung Natalia pick nila dito. And look at fall. He almost fall dito kay Ryota. Oh. And a steal from, or rather, nakuha ni Aspec yun at namatay pa si Escalera doon. Oh no, this is looking bad for the side of Archangel. This time, hindi nila nakuha yung even trade or hindi rin sila nakuha ng trade na lamang sila. Men, nagkaiwala yan at nabigyan pa si Jake the Dog ng 2 libreng assist to the point na pwede niya nang mabuo yung DHS. Ngayon, ayan, recipe na lang yung kulang. Yes, this is a complete turnaround coming from LPE. And this is a dangerous zone para sa Archangel. Kasi we all know, yung lineup nila dito was supposed to win the early game. We're still on the early game going towards the mid game. Pero suddenly, LPE, sila pa yung mas nagko-command. Sila pa yung mas nagda-drive ng momentum dito against Archangel. Oo nga. Men, sinumpukan ng Archangel yung laban nila doon kanina. Akala nila mag-react yung LPE. Akala nila magbaback ng LPE kasi nagpupush sila at napatay nila si Arbs. Pero hindi. This Natalia pick para dito sa AA, hindi siya nagwo-work eh. Kasi I think fully aware ng LPE na anytime soon may Natalia sa harap nila. Ang nagiging problema kasi nila dito against LPEs was definitely Arbs. Kasi huling-huli palagi si Escalera with the quality and from there, pinofocus fire kagad siya. That's one of the reason bakit hindi siya makakuha dito ng pick-off. Kumbaga, sa ngayon dito, Manji, nagiging vision lang ang nagiging trabaho ngayon dito na Escalera. Pero dito, LPE nang kulat sa gitna. Nako, nakita kagad nila si Shaxia dito. Napakagandang ejector mula dito kay Vivo. And Shaxia will fall down. Escalera mapapalapit na rin dito. Pero yun nga yung sinasabi. Sabi natin yung passive nung 1-1 pare. Where are you going? Escalera, clap, clap, clap. May passive pa rin ng 1-1. Nako, saan ka pupunta? May libreng sight para sa side ng LPE. And with that, dalawa kanilang mapapatumba. Bukod sa dalawang napatumba, Manjin, mababasag na rin itong gitna. Just like that, LPE now on the lead here against Archangel. Wow, we had a very good game for the side of Archangel during game number 1. But this is a complete turnaround of events dito, Manjin. Ngayon, LPE naman ang nagpapahirap ngayon dito sa Archangel. Totoo ka dyan, Rob Luna. Kumbaga, hindi papayag si Komish. Hindi papayag si Komish Ginoong Valdez na hindi tayo aabot ng game number 3. It's all about the ratings. Ang ganda ng headline kasi, Rob Lune. LPE Archangel, wasakan ang pangarap sa MPL qualifiers. Ganun yung nakasulat sa mga tabloid. At may mga picture pa dito ng mga players. Pero ito, Manjin, ito ang pinakamahalaga dito sa laban na to. Kailangan wag sila ditong mawalan ng pag-asa, most specifically for Archangel. Well, they are still on the lead naman on the series. Pero they almost had this game. At ang nangyayari lang sa kanila dito, hindi nagpe-pay off yung surprise pick nila dito with the Natalia. The Natalia. Tsaka think about the storyline, bro. Think about the storyline. It's teacher versus student. Student versus teacher, man. Ganun yung nangyayari dito, Kuya Rob Luna. And ako parang hindi ko kakayanin. Dahil AA, isang game na lang. If ever matalo pa yung Archangel dito, parang ibig sabihin nito, mas lalo silang kakabahan for game number 3. Kasi syempre, LPE, hindi rin naman bibitaw yan. Totoo. So parang sinasabi mo rito, Manjin, parang deja vu to. Deja vu. Ng MPL S6 qualifiers. Naku po. Kailangan nila magising sa katotohanan, Kuya Rob Luna. At naku po, look at this. LPE now lurking towards the bottom side. Ito, naku, free farm na si Jake Tatog dito, pare ko. Pero yung pwesto ni Escalera dito, nararamdaman to ni Aspec. That's one of the reason nag-shadow na kagad siya rito. Pero ang ganda rin kasi ng pag-group up dito ng ng LPE. Oo. Alam nila na laging nandito sa bandang likod yung si Escalera. And now Jake the Dog is trying to find Escalera on the brushes. Grabe, no? Nakikita mo yung biglaan na lang siyang swallow spot. Gumalaw kasi yung damo. Gumalaw yung damo, naramdaman niya eh. Spider senses. Spider senses. Spider senses mula kay Jake the Dog, pare. At saka kasi ang mararamdaman mo eh, once may lumabas na exclamation point sa ulo mo. Totoo. Puperskid ka na eh. Kumbaga kahit hula-hula na lang na puperskid eh. Kahit saan mo yun iba to, as long as tamaan mo. Kasi malalagyan mo ng mark eh. Oo. And malaking problema kasi yun. Kasi hihintayin pa ni Escalera mawala yun. Oo, speaking of mark! Ninja Kila!
ay nahuli dito ng alley-oop ni Bimo. Alam mo, favorite talaga ni Bimo itong mga ano, hero na pumapasa eh, no? The ultimate setter para dito sa side ng LPE. Kung hindi kanya isisipain, ano, i-itsaka niya eh. Eh. Oh, no. Dalawa laro niyan, yung una, soccer. Tapos ngayon, volleyball. Ayan na naman, hiccup sa set. Pero wala. Kaya Rob Luna. Wala muna. Pero Escalera on dangerous grounds dito, mga kaibigan, as LPE now trying to bait the Lord dito against Archangel. Alam ng Archangel to. Meron silang vision dito that is being provided ngayon dito na Escalera. Arbs is trying to find Escalera onto the back lanes. This is definitely a bait. Look at that. Bimo already knows. Alam nila to, Manjin, gets na isang nila. Bait lang to. Gets nila yung lahat ng papasukan, pare. Kumbaga, huling-huli. Mm. Kumbaga, booking. Kahit anong rason, hindi main. Kumbaga, huli pero di kulong, Kuya Rob. Huli talaga pero hindi kulong. Pero speaking of kulong, mukhang hindi na yata aabot dito yung tulong ng Archangel. Let's see, dahil papasok sa Escalera dito. Nako, pulado kagad si Aspect dito para makukuha ni Landlord. Escalera pulado ngayon. Nice, Simon Force yung bumulad dito kay Ninja Killa. At mukhang shadow nila si Bimo. Pero eto na ang counter go. Aspect papasok ngayon. Pero joke lang pala dahil sa Sasha Jago mapapatrace this out siya. Pero ayun na, yung Ninja, Joke Jack, Jenilin, killing spree para dito kay Jake the Dog. Tinipo ka na sa mukha. As Team LPE will take two heroes at mukhang, op, aliyup, lipat ang camera dito sa baba. Dito na sila sa baba ngayon, magbabasag, Manjin. Well, hindi lang umabot doon yung kanyang mga minions, but now, isa-isang nababasag ngayon dito ang mga outer turrets ngayon dito ng Archangel. Ito na naman there on this ground na yung lead nila na wala na lang bigla. Ibang klase yung pinapakita ng LPE dito. And tama ka, Rob Luna, they are a team na hindi mo basta-basta na 2-0. Laging sanay ang LPE if ever matalo sila game 1. Nako, mukhang wala pa yatang defense ang magaganap dahil mababasag na kagad yung gitna. Wala pa yung Lord dito. Oh no, the Lord is now the top. Nako, naging Elsa pa nga si kaibigang Arbs dito. Arbs, he will manage to survive. Pero inabot siya ng dragon. Siya pa simulan dito. Oh no! Ako po, hindi niya nakinaya, mga kaibigan. Paul will take down Arbs. At ako, kung ako ang AA, kukunin ko lahat kahit mga maliliit na bagay. Mukhang okay na defense yon para sa side ng AA. Meanwhile, hindi pa atatapos dahil papasok si Bimo dito. Joy Boy, here comes the Hurricane Dance. May ipit si Bimo dito habang si Escalera nasa likod. Silence, ladies and gentlemen. Nako po, pero yung ninja ay nakapag-juk-juk pa rin habang nakakakit ng libre ngayon si Jake the Dog. It is LPE, ladies and gentlemen. Lagi na lang ganito ang nangyayari. Deja vu para sa Archangel. 13-6 LPE hoping to close this game out. Oh no, that was LPE's game to lose na ngayon, mga kaibigan. Ito kasi, no, ang nagiging problema ngayon dito for the side of Archangel, hindi nagpe-pay off sa kanila dito yung kanilang harit. They don't have a certain AOE that could potentially go against dito sa LPE. And hindi nila mahuli dito si Jake the Dog. Si Jakey. From Jake the Dog, nagiging Jake the Snake. Jake the Snake, sobrang tulas. Sobrang tulas. Alam mo naman ang mga ahas. Ahas rhymes with tulas, pare. Kaya ganyan ang nangyayari ngayon. Napakatulas si Jake. Pero speaking of ahas, sabi ni Paul, ako din, malaahas na galawan. Habang nandoon sa kabila naman ay makakakill si Ninja Killa, wala si Ryota. Ito na ba ang pagkakataon ng side ng Archangel? Pero kailangan ata nilang dumipensa. Oh no, si Paul, nasa pangalan niya na. He might fall down. Pero hindi, napakadami pa rin essence. Pero there you have it. 1-4-1 exchange. May tipi pang magaganap dito? Wala. It's still LPE controlling this game. Alam mo, yung control dito, it's completely coming from LPE. Alam mo kasi ang nangyayari dito for the side of Archangel, parang 4v5 lang yung laban eh. Oh, si Escalera kasi dito, most of the time, para lang siyang paparazzi. Oh, nag-aabang lang siya ng magandang picture sa likod. Kaso, hindi sila binibigyan ng pagkakataon ng LPE dahil nag-group up talaga sila dahil alam nila laruin itong Natalia. Itong Natalia na to, gets nila. Alam nila kumbaga sa totoong buhay, ito yung tipong naghahanap lang na maisuscoop. Yes. Na news. Kumbaga, galawang fake news, Kuya Rob. Galawang fake news. Well, ito naman kasi talaga ang playstyle ng isang Natalia. Hindi pwede kang mauna. You're just waiting for the right moment onto the back lanes at inaabangan niya most of the time dito yung mga squishy heroes katulad dito ni Arbs or baka kung merong magbaback na mababa ang buhay. Kaso hindi enough pa yung tankiness kasi dito nung Yuzhong eh. Ito kasi yung kailangan nila. Kailangan ma-hold ni Fall yung mga initial damage na magagaling from LPE and from there, baka sakali si Saksa makapick off or
rather mapauwi nila, mapoke nila enough na para makakuha ng kill. Tignan mo, napanis na yung execute ni Escalera. Hanggang ngayon, hindi pa niya nagagamit. Wala na. Kumbaga, akala niya, pag pinindot niya, pag parang walang damage, pwede niyang sabihin na sira eh. Kasi hindi na eh. Kumbaga, ang ginagawa na lang ni Escalera dito, para na lang siyang walking wide. Yes. Kuya Rob Luna. Oh no. Isa siyang scouter. Scouter indeed. Pero still, LPE still respecting the capability of Archangel for a comeback dito, Manjin. There you go. Nakita na nila, nagka-exclamation point na Natalia. Nakakaramdam. Nakakaramdam. Pamparampampam. Escalera, takbo. Buti na lang kamo. Ang ganda ng mountain shocker dito ng Archangel. It's still not over, pero may onting depensa ang Archangel sa base nila. Mukhang nagiging delikado to, Kuya Rob. Mukhang ibibigay na ng Archangel yung Lord this time. May chance kaya silang makuha to. Hindi pwedeng ibigay to ng Archangel dahil ito ang magiging nail on the coffin nila. Tatapusin, kailangan nilang lumaban dito, Manjin. Sino kaya makakuha? It's going to be the ninja, of course. Aspect ang makakuha, pero napakagandang shutdown para naman dito kay Yishon Shin, pero mukhang bitin pa rin dahil double kill na si Jake the Dog. There you go, Jake the Dog, sinasayawan na lang, pare. Ayan na nga, inaanjing Jake the Dog. Apat ang nawala sa Archangel at mukhang tapos na ang laban. It is of course going to be a 1-1. Oh no, pinakahuling serye ng araw na to. Bakit na